US core leader din to ng iWatch. Isa siya sa napili sa second batch ng pagiging core leader ng iWatch. And kilala natin siya sa dahil alam ko sinusubscribe niya siya, nakikita niya siya sa ano natin, sa advertising platform natin, which is pinost din siya last 2 days I think sa i-advertise. And very inspiring din yung story niya. And grabe yung energy na nabibigay niya sa community and sa team niya, kasi yung vibes niya talaga, no, very energetic. Hindi ko napapatagalin pa, no, Coach Simon Lim. Ayan, sige, lapit tayo. Ayan, gusto ko yung intro mo. Yung intro mo sa YouTube channel mo. So what's up, mga kaigang anak? So good evening everyone, I'm Coach Simon Lim from Davao. Ayan po, one of the newest core leader po dito sa iWatch. Sige, first question, ano yung nafe-feel mo? Kasi syempre isa ka sa napili, out of 80,000 iWatchers, isa ka sa napili as core leader ng iWatch.ph. Syempre po, ano talaga, real reaction ko talaga nung ano, nung pagkalabas ng result is nag, ano talaga ako, nag-jump, nag, ano tawag niyan, nagtatalon-talon. Kasi nga, bale yung... yung nasa isip eh. Yung ano talaga, yung... Sa banto. Parang nung October ata, bale, sinabi ni Sir Rainer na parang si Coach Micah Rhodes, ako ganyan po na may potential po na baka i-announce sa December. Tapos parang patapos na ng December, tapos hindi pa in-announce. So hindi ko po inaasahan talaga na mapapasali pa ako noon. And syempre, it's a pleasure for me na... Pleasure, not pressure. Kasi syempre, ang ganitong parang title or... parang nabigyan ako ng isang malaking responsibilidad na mapabilang dito. And syempre, hindi naman ito madali. Hindi rin naman to basta-basta na ibinigay sa amin kung hindi naman karapat-dapat. So, dapat i-prove talaga namin na... i-prove talaga namin na ano, na karapat-dapat talaga kami dito. And syempre, bilang isang modelo dito sa iWatch, pinag-iigiran namin na maibigay din namin sa lahat ng iWatchers, na sa, lalo na sa mga bagong iWatchers, na yung kung ano yung knowledge na meron kami na ibinigay din nila Sir Rainer sa amin, is ibibigay din namin sa inyo. Ano yung mabibigay mong advice lalo na sa mga bagong iWatchers? Kapag nakapasok na kayo, payaman muna talaga sa knowledge. Katulad ko kasi na first time ko talaga okay na dito. Start sa na iWatch, so I mean, dito sa industry ito. So, dapat kapag hindi nyo alam yung complan, pag-aralan nyo muna para at least may iba, may ipamahagi kayo sa iba. Kasi we learn to earn. Importante yan na magpayaman muna tayo sa knowledge before sa bulsa. Kasi hindi pwedeng i-offer mo yung isang business na to na hindi mo naman alam kung ano yung ino-offer mo. So, ayan. Sipag at tiyaga. Maglaan kayo ng oras sa ano, pag-study, and syempre yan, mag-study po. Ayan. So ano yung nafe-feel mo right now sa nangyayari sa ano, sa iWatch? Mas parang na-hype ako kasi mas maraming bagong iWatchers ngayon na nagta-top na po. So at least before kasi syempre napasali din tayo diyan sa mga top na yan. And siyempre, ang iba yung sigla kapag napapasali ka talaga sa top. So, kudos sa lahat ng mga bagong iWatchers, and focus lang po talaga and push lang ng push sa ano niyo, sa pinatahak niyo na daan. Kasi alam naman natin na legit tayo, so huwag kayong mahiya na ipamahagi ito. Siyempre, nasa online industry tayo. Hindi naman tayo i-income kung hindi mo i-share sa iba, di ba? And hindi rin naman tayo nag-share sa iba para umincome. Siyempre, para sige, mabigyan sila ng bagong opportunity na sila rin is umincome. Ayan, ganda-ganda.